isang pambihirang paglalakbay sa bansang may malalim na impluwensya sa ating kasaysayan, kultura at panlasa. Ako po ang Woman in Action, Gretchen Ho. Bienvenido a España! Tinatagong yaman ng La Union. Kable, kable. Black Hawk helicopter. Nais nilang ipakilala ang ibang mukha ng hulo. We are at the center of the Bible story right here in the old city of Jerusalem. Hindi pwedeng pa. Lusong. Parang kulang pa sa training yung mga kami. Tuloy-tuloy lang ang biyahe. Tuloy-tuloy lang. Mararating mo rin. Mula Pilipinas, tutungo tayong Espanya. Isa ang Spain sa mga top tourist destination sa buong mundo. Noong 2022, mahigit 30 milyon turista ang bumisita rito. Hindi lang dahil sa mga nagagandahang nilang beach, kaaya-ayang klima, masasarap na pagkain. Here we are! At chill lifestyle, kaya binabalik-balikan ng mga turista ang Espanya, kundi maging ang historical vibes ng bansang ito. Dito sa Puerta del Sol, matatagpuan yung gitna mismo ng Espanya. So mula dito sa kilometer zero, sa harapan ng City Hall, minimeasure nila yung distansya mula sa iba't ibang bahagi ng Espanya. Mapa Madrid man, o Barcelona, o Sevilla, o saan pa. Parang luneta lang natin. Pero hindi lang tourist mode ang peg natin sa biyaheng ito. Sa pagdiriwang ng 125th anniversary ng ating kalayaan, narito tayo para tuklasin at lalong maintindihan ang ating koneksyon sa bansang sumakop sa atin sa loob ng mahigit 300 taon. Saan nga ba dinala ng kasaysayan ang relasyon ng Espanya at Pilipinas sa makabagong panahon? Kaya naman, vamos! Buenos dias, Madrid! The adventure begins dito sa pinakamalaking syudad at capital ng Spain, ang Madrid. 9th century pa, nang maitatag ng mga Muslim ang bayan ng Madrid. Pero makalipas ang dalawang siglo, nasakop ito ng mga Kristiyano hanggang sa napabilang ang Madrid sa papausbong noong Imperyo ng Espanya. Taong 1561, nang una itong maging sentro ng kaharian ng Espanya sa ilalim ni King Philip II, ang haring pinanggalingan ng pangalan ng bansang Pilipinas. Nandito tayo ngayon sa gitna ng Plaza Mayor, sentro ng aktibidad dito sa Madrid, Spain. Mula pa noong 15th century, dito ginaganap yung mga mahalagang okasyon, katulad na lamang ng koronasyon, bullfights, pati na rin pagpupugot ng ulo. Kung makikita po ninyo dito sa aking kanan, yan yung estatwa ni King Philip III dahil nagsimula yung construction nito nung panahon niya. At sa likod ko naman, doon sa mga bandera, dyan ginaganap yung mga announcement nung dating hari. Sentro pa rin na aktibidad ito ngayon dito sa Madrid. Ito ay pinapalibutan na ng mga restaurant, tambayan at pasyalan. Noong dating panahon, dito rin tumatambay yung mga ilustrado. Kaya malamang sa malamang, naikot na rin dito si Dr. Jose Rizal. Kaliwat ka ng mga kainan na makikita sa Plaza Mayor. Isa na riyan ang restaurant na ito, na ang specialty ay isang sandwich na pinalamanan ng calamares opposite. Dahil nandito na rin tayo sa Espanya, subukan ko nga kung uubra yung mga inaral ko nung college. Spanish class. Teka. Perdona! Hola. Ah, buenos dias. Buenos dias. El menu, por favor. ¿Qué lo tiene? Ah, diba? Muy bien. café. Latte? Latte. Okay, perfect. Sí, sí, sí. Vale. Muchas gracias. Yeah. O, di ba? Oh, nag-survive ako! Ay, nako. Sana tama in order ko. Habang hinihintay kong dumating ang aking order, konting rewind muna tayo. Paano nga ba kami napadpad dito?
walang direct flights mula Maynila papuntang Madrid. Kaya connecting flights ang naging biyahe namin. Kadalasan, nasa humigit kumulang 20 oras ang biyahe, lalo kung mabilis lamang ang layover sa airport na karugtong ng flight. Pero dahil sa aming travel hack, aka pagtitipid, umabot ng halos 28 oras ang aming biyahe. Mula Maynila, lumampag muna kami sa Singapore. Tumambay ng 5 oras sa Changi Airport. Sakay naman kami ng Etihad Airways going to Abu Dhabi. Parang 7 hours yata yung flight, no? At mula SG ay lumipad papuntang United Arab Emirates. Mahigit 3 oras naghintay sa Abu Dhabi Airport at finally, bumiyahe ng halos 8 oras mula Abu Dhabi papuntang Madrid. After 18 hours of flying, 12 hours worth of layovers, we're finally here in Madrid, Spain. Bienvenidos! Kaya naman, kung plano niyong pumunta sa Europa, maglaan ng tig-isang buong araw o higit pa para sa inyong flights papunta at pabalik. Para sa mga Pinoy, kinakailangan ding merong Schengen visa para makapasok sa EU o European Union. Binubuo ang EU ng 27 bansa kabilang na ang Espanya. Calamares? Wow! Kakaiba yung calamares niya dito. Sanay tayo mga Pinoy na pika-pika o tinutusok ng steak ang calamares. Pero dito sa Spain, aba, pinapalaman ito. Breakfast ba to? Okay pala yung ganun? Hindi malansa yung ano, calamares niya. Nagbe-blend siya well with the bread. Okay pala tong combo na to. Bilang bahagi ng EU, euro ang ginagamit na pera o currency sa Spain. Pardona! Dígame, voy para allá. La cuenta, por favor. Vale, voy para allá. Bill, diba? Kasi ang ganun sa ang Pinoy. Quanto vale? Serían 10.50. 10.50. Ah, 10.50. Libre? Okay. Iba wala yung libre dito. Tulad ng mga bansang nasa Northern Hemisphere, nakararanas din ang Espanya ng four seasons, summer, autumn, winter, at spring. Inabutan namin ang spring at ito raw ang pinakamagandang panahon para bumisita sa Espanya. Mas mahaba kasi ang araw sa panahong ito at mas mainit kumpara sa winter. Pero syempre, bilang Pinoy tayo at sanay sa nagbabagang panahon, abay, malamig ito para sa atin. Sarap na weather. Sakto lang. Kanina 3 degrees Celsius, now it's 15 degrees Celsius. Bearable weather. Have a jacket, coat. Think kind of blend in. Nandito tayo ngayon sa Calle Gran Vía o Great Way na nagsisilbing New York Times Square dito sa Madrid. Kung papansin po ninyo, pinapalibutan nito ng mga shopping center, ng mga hotel, pati na rin ng iba't ibang teatro. Kaya naman nakilala din ito bilang Spanish Broadway. Pero nakamamangha rito, hindi lamang yung daloy ng mga tao mula sa iba't ibang parte ng mundo, kundi kung titingnan nyo yung mga gusali, napanatili nila ang disenyo nito na namumula pa noong 19th century. Itong Sines Callao at itong Capitol, maniniwala ba kayo? More than 100 years old na yan. Kahit naging sentro ng komersyo at modernisasyon, nagawa ng mga Espanyol na mapreserba ang kanilang mga makasaysayang monumento at gusali. Katunayan, nasa batas nila ang pagprotekta at pagpapanatili sa mga pamanang ito. Ito ang Palacio Real de Madrid, isa sa pinakamalaking palasyo dito sa Europa. Doble ang laki nito sa Buckingham Palace. Dati dito nakatira yung royal family pero ngayon nagsisilbi na lamang itong tahanan ng mga mahalagang event tulad na lamang ng mga state ceremony. Hindi na rin ganong kalawak yung kapangyarihan ng royal family ngayon dahil meron na silang presidente. Pero may panahon noon na itinuturing ang Espanya bilang isa sa pinakamakapangyarihan sa buong mundo, lalong-lalo na nung sakupan niya ang kanyang mga kolonya na Cuba, Puerto Rico at Pilipinas. Pero nung naagaw na ng Amerika ang mga bansang ito, tuluyan nang bumagsak ang kanilang imperyo. Saksi ang mga monumentong ito sa malaking kontribusyon ng Espanya sa ating sibilisasyon.
At ang pagpapahalaga nila sa kanilang mayamang kasaysayan, baka sa mga nakatayo pa ring mga gusali. Hindi ko tuloy maiwasang manghinayang na kung mahigit sana tayong pagpapahalaga sa ating nakaraan, magagawa rin siguro nating mapanatili ang lahat ng mga pamana ng ating kasaysayan para masigurong hindi natin ito makakalimutan. Nalakad na nga natin ang buong Grand Via at sa dulo nito, matatagpuan ang Plaza de España. Maniniwala ba kayo na alas 7 na ng gabi? Gabi na, pero may araw pa rin. Sa paglalakad ko sa Plaza España, may nakilala akong mga kabataang Pinoy na mga auxiliares de conversacion o language teacher dito sa Spain. Nagtuturo ng Ingles dito sa España. What brought you here though? Why did you choose to do that profession? Na-offer yung program sa atin eh. same. Okay. Nag-offer yung program sa atin. Tapos how long kayo? Ano yung offer exactly? Magiging resident kayo? No. Like 9 months. Nine months. Tapos? Tapos mag-teach ka. Teach lang. Tapos adventure of your lives. Yeah. Wow! Spain has accepted auxiliaries. Auxiliaries are supposed to be Filipinos that come here. They're teaching the Spanish to speak English. For me, that was a big asset for me. There are about 450-500 of them right now here, which has helped also the embassy. Our ambassadors go around. Aakalain nyo bang mga Pinoy na ngayon na nagtuturo ng English sa mga Espanyol? Joaquin? Oh, Gretchen, hola! Hello! Welcome to Madrid! Hola! ¿Qué tal? Kamusta? Muy bien. ¿Qué tal? Ayan. Mabuti, you're improving your Spanish. Okay. Kabilang dyan, si Joaquin de Jesus, isa ring auxiliares ngayon. Pero hindi English lessons ang pakay natin kay Joaquin. Sasamahan niya tayo para balikan ang naging buhay ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal dito sa Madrid. Dito tayo magsisimula sa Hotel Ingles, Gretchen, kasi ito yung lugar kung saan nagbigay ng speech si Dr. Jose Rizal celebrating the Filipino genius through the triumph of, as you can see here sa pla, Juan Luna and Felix Resurrección Hidalgo. These were the first Filipinos who actually articulated their demands, their dreams, their aspirations that the Philippines be recognized bilang equal ng mga Espanyol. Nang mapadpad sa Madrid, nakita ni Rizal ang dalawang mukha ng Espanya, ang liberal ng mga Espanyol sa Europa at ang mga mapang-abusong mga Kastila sa Pilipinas. Hangad ni Rizal at ng mga ilustrado na kilalaning probinsya ng Espanya ang Pilipinas at mabigyan ng mga Pilipino ng pantay na karapatan bilang mga mamamayan nito. This is a sign also of how Spain recognized the contributions of our heroes, of these people, to their own long, long, colorful history. So ngayon, Gretchen, nandito tayo ngayon sa Viva Madrid. Isa to sa mga pinakamatatanda pa ring taberna at bar dito sa Madrid. At madalas dito sila, Jose Rizal. Subukan ko i-translate. Sige, go. En este lugar, dito sa lugar na ito, el hero nacional, national hero, Dr. Jose Rizal, reunited with the compatriots, reunia con sus compatriotas para la elaboración, para to discuss the su actividad, activities, conjunta en favor about reforms. Very good. Liberties for Filipinos. Very Las good. Reformas okay. Libertarias para Filipinas. Wow! Muy bien. Rizal was an immigrant. They feel lonely. They feel they miss their families, their friends from where they came from. They would seek pleasure or entertainment. Companionship. I'm sure dito sila nagtitingin-tingin ng mga tao, etc. Nagmi-meet. Ng mga babae. At mga babae din, no? Sa loob ng Viva Madrid, makikita ang sinasabing paboritong pwesto ni Rizal dito. Makikiupo nga rin ako at baka mahawaan ako ng kanyang pagkahenyo. Dito mismo, kung saan tumambay si this very corner. Dr. Jose Rizal. Salud! We should not forget that Rizal
was a scholar, you know? And he had a purpose when he went to Madrid, when he went to Europe. We're now approaching Ateneo de Madrid. Whoa! As in Ateneo wala, University. Wala. Dito parang, branch na Ateneo? Hindi. Ateneo is the Spanish word for Ateneum, no? Ateneum is Latin for a place where people gather to exchange their thoughts and ideas, no? Most of the major figures in the political, cultural, intellectual life of Spain were members of the Ateneo de Madrid. Ilagay mo yan sa konteksto ni Rizal, na yung national hero natin, talagang nag-effort siya para maging miyembro ng mga ganitong tipo ng mga club, no? It was the leading intellectual, socio-cultural club of Spain. Para itaguyod din tayo mga Pinoy, that we can be in those circles. Exactly. Oh. 21 years old lang si Rizal nang ipadala ng kanyang kuya Pasiano sa Espanya para mag-aral ng medisina sa Universidad de Madrid. Kada buwan, pinapadalan siya ng kanyang kuya ng humigit kumulang 50 pesos bilang allowance. At para sa isang nag-aaral ng medisina abroad, kulang na kulang ito. Ngayon, nandito tayo sa Calle Amor de Dios, number 13 to 15. In one of these flats, this was the first place where Rizal lived here in Madrid. Now, there's one thing that you must remember, that when Rizal stayed in Spain, he didn't just live here, no? Hindi lang siya dito nakatira. He almost lived in 9 places, no? Malaking rason kung bakit palipat-lipat ng bahay si Rizal, kasi nagtitipid si Rizal. Pero yung pagtitipid ni Rizal, hindi lang dahil sa rent sa bahay, kundi gusto niyang mag-immerse sa kultura. Kung saan man siya napupunta, nag-i-immerse si Rizal sa kultura. Kumbaga gumagastos. Gumagastos siya kasi mag-member siya sa mga ganitong, sa mga club, mga social civic clubs, mag-a-attend siya ng mga conference. Siyempre, may gastos yun sa transportation, etc. Ayun din yun, isa sa rason kung bakit dito lang yan siya sa area na to, tumira, in this neighborhood, kasi malapit to sa university. So Gretch, naalala mo pa ba yung La Solidaridad? Yung newspaper publication nila Rizal ng mga ilustrados. Dito ang office nila sa Madrid. Rizal's most famous, most important contribution to La Solidaridad was this essay called La Indolencia de los Filipinos, The Indolence of the Filipinos, wherein Rizal tried to disprove this common misconception, you know, that the reason why the Philippines is backward, kasi daw lazy tayo, tamad daw ang mga Pilipino. Sinabi doon ni Rizal na hindi tamad ang mga Pilipino, ang mas dapat importante para sa mga Pilipino ay edukasyon. Bago sa lahat, to ensure freedom, true freedom, there should be access to quality education. Kung meron tayong Espanya Boulevard sa Maynila, dito sa Madrid ay meron namang Avenida de Islas de Filipinas. Sa isang bahagi nito matatagpuan ang replika ng bantayog ni Rizal sa Luneta. This was to commemorate the 100th anniversary of the revolution, but at the same time, the centennial of the Philippines in 1998. Here, you have the perfect, perfect representation of the friendship between Spain and the Philippines. Bagamat colonizer natin ang Spain, napakarami ring ugnayan natin sa kanila. Nakita pa rin nila yung connection na yun kay Rizal. May Rizal Park sa Espanya. Dinadakila siya kahit ng mga Spanish doon na parang bahagi rin siya ng Spanish legacy, bahagi siya ng Spanish history. Kung pinahalagahan ng ibang bansa yung istorya ng mga bayani natin, sino tayo para hindi magpahalaga doon sa storya ng mga bayani natin? Bawat isa sa atin, unang-una, may Rizal. Ang challenge natin ay ilabas yun. We need to be ambitious. We need to dream big, both for ourselves and our country. And that's exactly what Rizal fought for, no? That Filipinos push themselves to excel. Pinakita ng buhay ni Rizal sa Madrid na hindi siya superhero na may superpowers. Tao lang din siya tulad natin. Pinatunayan ni Rizal na hindi hadlang ang edad, kahirapan at katayuan sa lipunan para ipaglaban at mahalin ang bayan. Kung nakaya ni Rizal,
magagawa rin natin. Yun pala ang prosesyon dito sa Espanya. Holy Week ngayon, nasaksihan ko finally kung saan ang galing yung ano natin, yung nasanay natin mga prosesyon tuwing Semana Santa. Para raw mas matuon sa Diyos ang atensyon ng mga tao, nakatakip ang mga mukha ng kalahok sa prosesyon ng mga patusok na maskara na tinatawag nilang kapirote. Simbolo ito ng kanilang pagpapakumbaba at pagpepenitensya. Pero dito kung mapapansin mo, puro turista. Sa atin, yung religious significance niya dito, parte ng kanilang kultura, yung ganitong prosesyon. Kumpara sa mga kapitbahay natin sa Asia, Katolisismo ang pangunahing relihiyon sa Pilipinas. Ito marahil ang pinakamalaking impluwensya ng mga Espanyol sa atin. Creative ang mga Pilipino. So ang ginawa nila, inangkin nila yung mga ilang aspekto ng kultura na galing sa Espanya. Tingnan mo yung mga pagsamba natin, yung mga festivals na makukulay sa buong Pilipinas. Yan ay may Spanish element, pero makikita mo na ito rin yung sayaw ng mga ninuno natin noon ng pagsamba, ng pakikitigma. Naging mas parang colorful. Kumbaga, yung pagsasama ng Spanish tsaka Filipino culture noong panahon na yon, nagbigay ng mas makulay na dimension sa ating kultura. Marami sa mga pamanang Kastila na ating inangkin ay makikita rin sa ating mga pagkain. Kabilang na dyan ang tinapay. Isa ang La Mallorquina sa pinakalumang panaderya dito sa Espanya. Mukha lang itong moderno ngayon. Pero kung titignan po ninyo, 1894 pa ito nandito. Hindi pa tayo nakalaya niyan. Alam nyo ba na ang paborito nating ensaymada ay galing pala sa Mallorca, Spain. Dahil gutom na ako, tikman natin. Go. Alam nyo ba na bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ginagamit na natin ang salitang tinapay? Ito ang sinaunang tawag natin sa mga kakanin noon. At ito rin ang ginamit ng mga Kastila para maipakilala sa atin hindi lamang ang konsepto ng bread, kung hindi maging si Jesucristo. How are you going to tell islander residents about bread? They went back to the dictionary or the word list of pigafetta and they came across the word tinapay. And maybe the tinapay then was really that circle. Because then they used tinapay to mean hostia. And so they started talking about Christ as the tinapay ng buhay. Tinapay ang isa sa mga naging daan para maipakalat ng mga Espanyol ang Kristyanismo sa bansa. Kabilang na riyan ang paborito nating ensaymada na isa sa mga unang tinapay na naimbento sa Europa. Una ensaymada, por favor. Paborito ko ensaymada. Kakaiba rito, titingnan mo, yung kanilang ensaymada, nung unang panahon pala na nagsimula dito, eh walang keso. Manamis na mis. Sarap ah. Masarap. Ang sakto yung pagkaka-bake ng bread niya. Kahit wala yung keso, parang pakiramdam mo naman, kompleto pa rin. What do we Filipinos do to transform Mallorcan ensaymada into brilliant Filipino different kinds of ensaymada? Well, look what we did. We changed the kind of bread in some cases, and we added cheese on top. We made it our own. It's not Spanish anymore, it's Filipino. Marco! Kamusta? Okay naman. Kamusta biyahe? So, pagod. Siyempre, kailangan natin ng navigator sa ating pagpunta dito sa Espanya. Kaya naman, sinama kong aking kaibigan at dating cameraman sa Flu Ride London na si Marco Paho. Galing pa yung London. Bumiyahe siya papunta sa Espanya. Kasi talagang taga dito siya. Di ba? Paris citizen ka? Yes. So, ito yung gagamitin mo ngayon sa biyahe mo sa Madrid, sa any stops. Lahat ng tren pwede na rito. Lahat ng linya pwede dyan. Tren lang. Tren. Tren and bus. Bus kasama. Bus. Kasama din. Bus.
Pagdating sa haba at lawak, pumapangalawa ang metro ng Madrid sa mga metro at subway rail system sa buong Europa. At kahit 1919 pa nang buksan sa publiko ang unang linya nito, nananatili itong moderno at maaasahan ng mga Madrileño. Sa ngayon, meron na itong 15 linya at may mahigit 300 istasyon sa buong syudad. Ang maganda dito sa metro, malinis siya, on time, saka ano, maganda yung mga connections ng mga lines. Eh, kasi dito maraming train, bawat minuto siguro. Di ba napansin mo? Every 2 minutes, sana ma-adapt natin yung ano, gantong klaseng ano, convenience. Sistema. Na everything is accessible by train. Mabilis at on time ang bawat biyahe, kaya naman madali kaming nakarating sa isa pang pasyalan sa Madrid, ang Parque del Retiro. Gaano man kaunlad ang syudad ng Madrid, sinisiguro nilang marami pa ring green at open spaces tulad dito kung saan pwedeng mamasyal, magsiesta at magbonding ang mga Madrileño. Sa gitna ng bilis ng takbo ng buhay dito sa Madrid, nagbibigay ng pahinga ang 140 hectare na Parque de Retiro. Katumbas ng land area nito ang higit 3,000 basketball courts. Dati itong eksklusibong retreat area o pahingahan ng royal family. Sa katunayan, dito sa lawang ito, ginaganap ang mga mock navy battles noong dating hari. Ngayon, bukas na siya sa publiko at milyong-milyong Madrileño na ang maaaring mag-enjoy at makinabang sa kanyang ganda. Alam niyo bang Spain ang ika-apat sa mga bansang may pinakamaraming UNESCO World Heritage Sites? Kabilang na riyan ang Parque del Retiro ng Madrid. At may koneksyon tayong mga Pilipino sa mayamang kasaysayan ng parking ito. Sa gitna ng parke, matatagpuan ang Crystal Palace. Binuo ang Crystal Palace noong 1887 para maging museyong magpapakilala sa kolonya ng Espanya na Pilipinas sa mga Europeo. Pero hindi lang mga produkto at hayop galing sa Pilipinas ang i-display rito. Nagmistula itong human zoo nang isama sa display ang 43 katutubong igorot mula sa Pilipinas. Yung mga walls niya, talagang glass and transparent. At kung titignan mo naman sa loob, parang wala itong laman. Nakikita kasi nung artist na ito'y isang multo nung kasaysayan na yon. Meron pala mga Pilipino na i-display dito dahil sa lamig din dito sa Espanya, may mga namatay. Natutuwa naman ako na kahit papaano may pagkilala dun sa maling nangyari noon at kagustuhan na itama yung mali na nangyari dun sa madilim na kasaysayan na yon. May mapait na karanasan tayo sa Espanya, symbolized by the Crystal Palace. Harapin natin. Mag-uusgawin natin ang mga pag-uusap na kinakailangan upang magkaintindihan tayo at hindi na maulit yung mga ganitong klaseng mga pangyayari. Sa paglilibot ko sa parke, parang may nasight akong pamilyar na mukha. Hi! Oh my God! Sobrang fan ako! Kumanta? Oo! Wag na wag mo! Kamusta na! Bilang isang 90s baby at OPM music fan, memorize ko ang mga kanta ni Kitchy Nadal. Wag na wag mong sasabihin. Kabilang yan sa mga hit song ng singer-songwriter, pati na ang kantang Bulong. Hindi ko makalimutan ang mga hapong nanonood lamang ako ng mga music video niya. Ngayon ko lang nalaman, dito na pala naninirahan si Kitchy. Nagpakasal kasi siya sa Spanish journalist na si Carlos Lopez noong 2015 at nabiyayaan sila ng anak noong 2017. Noong 2021, sa gitna ng pandemya, nagdesisyon na siyang manirahan dito sa Madrid.
bakit ka nag-decide na dito na sa Spain? Kasi yung asawa ko, Spanish. Tapos nung nagkaroon kami ng anak, naisip namin, perfect talaga na mas maalagaan ko yung anak ko, yung family ko. Yun naman pala, pag-ibig pala ang dahilan. Medyo. Wait, para manamit yung husband mo. Ah, parehas kami yung ano, volunteer nung nangyari yung Yolanda. Bakit ko siya nagustuhan? Kasi palagay ko, medyo similar ang Spanish culture sa Filipino. Ma-family, malapit sa mga kaibigan, yung pagkain. Kamusta naman ang buhay mo dito? I mean, hindi mo ba nami-miss yung Pilipinas? Hindi mo ba yung nahanap-hanap yung dahil mo gigs doon, kilala-kilala ka doon, yung opportunities? But you left all of that? I think the only reason kaya hindi ko siya nami-miss kasi dahil may family na ako dito eh. So, parang being a mom, so parang I need to focus on that. Kaya siguro hindi ko rin masyado nami-miss yung Philippines kasi dami rin namang Filipinos dito, tsaka mababait pa. Oo. Tinatayang may 300,000 Pilipino ngayon sa Espanya. Karamihan sa kanila ay mga OFW, pero maraming Pilipino ang tulad ni Kitchy na piniling mag-migrate na sa Spain. What is a day in the life of Kitchy? Very simple. Yun yung masasabi ko talaga. Very simple. Yung quality of life, galing dito kasi public health system, kayong safety, kasi kayong public nature. Public health system, ano, libre lahat? Oo. Talaga? Sarap naman. Paano yung transition mo from being a musician to a mom? Yun yung pinakamahirap for me kasi challenged ka physically, emotionally, mentally. Kaya mag-grow ka din talaga. So, sulit din. Nagulat nga ako kasi nung pag-uwi ko ng Philippines, parang nabuhay uli. Yung nagkaroon uli ng fire yung OPM. Oo, OPM. Oo. Na-encourage ako magsulat, mag-start magsulat na uli. May bago man tahanan si Kitchy. Patuloy pa rin daw niyang haharanahin ang kanyang mga fans sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Tienes algo que decir. Estás inquieto. No me quieres ni mirar. Ojalá que no lo des pasar. Y hay que solucionar las cosas que me dijo que merezco otra persona que me va a amar de verdad. Huwag na huwag mong sasabihin. Nanti mo na naman itong pag-ibig kong handang ibigay kahit pagkalayaan mo. O, diba? Iba talaga ang talentong Pinoy. World class! Malaki ang impluwensya ng mga Espanyol sa ating mga pagkain. Ang ilan sa mga putahing ito, ilang siglo na nating natitikman. Matatagpuan sa Madrid ang restaurant na Guinness World Record holder bilang pinakamatagal ng bukas na restaurant sa buong mundo. Buenos dias! Ramdam na ramdam mo talaga na maraming ano to, history yung lugar na to. And just imagine, sino yung mga nakakain na dito ng mga important people in the world? From 1725 up to 2023. Buti, naabutan ko pa siya, di ba, na bukas. Pero ngayon, meron tayong makikilalang isang tao na nasa likod din ang tagumpay ng restaurante Butin. Hello po, Chef! Kamusta po, ma'am? Welcome po. Pinoy, Tagalog. Hindi natin kailangan mag-Espanyol ngayon dahil naiintindihan tayo ni Chef Roel Alim. 23 years na siya na nandito sa kitchen ng restaurante Butin. Pwede ko bang makita yung paano kayo magluto at ano nga ba yung sikreto nitong restaurant na to? Dito po tayo sa nagluluto namin ng cochinillo. Grabe! Yan po, 300 years old na po yan. Itong oven na to? Taong 1725 nang itayo ng Pranses na si Jean Butin ang restaurante Sobrino de Butin sa Calle de los Cuchilleros sa Madrid. Cochinillo ang kanilang specialty.
kilala rin natin ito bilang lechon de leche. Leche na ang ibig sabihin sa Espanyol ay gatas. Ang mga baboy kasi na nilulutong cochinillo ay 21 days old lamang at dumedede pa sa inahing baboy. Kailan mataba yung cochinillo? Pagpayat, mahirapin natin mag-crispy kasi ito, alam ba ito, mataba ito. Madali siya mag-crispy. Yun, malalaman ng cochinillo maganda. At nakaka-proud naman na isa sa mga piling maestro ornero o tagaluto ng cochinillo rito, Pilipino. Nag-chef din kayo sa Pilipinas noon? Hindi po. Dito na kayo natuto? Opo. Kaling. Si Sir nung mayari, gusto mo ba rito? Sana niya. Oh, sige po, subukan ko. Ilan po kayo may hawak ng kusinilyo? Hindi po, tatlo. Kasi pag may day off, may nagbabakasyon. Yung specialty, kayo pa. Grabe, galing. Galing, nakaka-proud. Sobrang nakaka-proud. So ano nga ba ang sikreto ng 300-year-old recipe na ito? Kasi po ang way po pagluluto, ganito po muna yan. Ikakat po natin dito sa gitna. Asin lang po. Ang tawag na rito, pimenton. Kung baka sa atin eh, sili na pinatuyo na dinurog ito po. Pero hindi siya maanghang. Sibuyas, garlic, tsaka perihil po. Pinagsama-sama lang. Oil boil nung cochinillo. Oh, grabe. Ito po yung white wine with estragon. Mabango-pabango. Lagyan na po natin tubig para hindi po siya dumikit, ma'am. Ah. Po, ipapasok natin yan within 1 hour. Pagkatapos nilabas, ganito po mangyayari. Yan na. Ipapasok po natin ulit yan, 45 minutes. Ah, yung kabilang side naman. Pinapag-crispy na siya, pinapalutong na po. Ito na yung finish. Ayun. Ito. Ito po. Kulang pa ng 15 minutes pag in-order po ng mga client, mga customer. 17th century nang mauso sa Espanya ang cochinillo o roasted suckling pig. Pumatok ito dahil sa malutong nitong balat at sa paraan ng pagluluto nito kung saan isinasalang ang buong biig sa horno o oven. Ito ang paraan ng pagluluto ng baboy na itinuro ng mga Espanyol sa kanilang mga kolonya tulad ng Pilipinas. Pero bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pinas, nag-iihaw at kumakain na ang mga sinaunang Pilipino ng baboy. Imbis nga lang na buong baboy, hinati-hati ito kapag niluluto. We had no oven. The oven was, or the horno, was introduced from Spain. Being Spanish means being Roman Catholic. They celebrated by eating pork. It's a religious statement. And at the center of their tables, even in Intramuros, that is documented, the little lechonillo. Kaya naman nakasanayan ng tuwing may fiesta, dapat may baboy na nakahanda para bigyang diin ang pagiging Katoliko. Pero sa mga Pinoy, imbis na biik, malalaking baboy ang ginamit natin sa pagluluto. We didn't want to sacrifice a small pig. It's a matter of economics, you know, because then it would feed the entire community. Kalaunan, tinawag ang lutuing ito na lechon. At ang paggamit naman ng kawayan bilang pantuhog sa buong baboy ay maaaring isa raw sa nakitang mas madaling paraan ng paglelechon bilang likas naman itong tumutubo sa Pilipinas. Sabi ni Chef Roel, wala raw mga Pinoy na chef noon ang butin. Pero dahil sa sipag, dedikasyon at husay, ipinagkatiwala sa kanila mga Pinoy ang pagluluto ng specialty ng butin. Marami rin po bang Pinoy dito sa kitchen o kayo lang? Ako po dito, dalawa po kami. May dalawa po dito sa loob. So, tatlong chef na Pinoy ang nandito ngayon sa Restaurante Butin. Ano bang sikreto nitong restaurant na to at natumagal siya bilang oldest restaurant in the world? Old style yung pagluluto niya, yung way na ginagamit namin. Yung po sa kabila naman, uling, tawag nun, charcoal mineral. Hindi basta-basta na charcoal yun, parang hinuhukay yun. Talaga? So yun ba yung nagpapasarap sa mga pagkain dito, sa tingin ninyo? Opo. Tubong Pampanga, dinala silang magkakapatid ng kanilang mga magulang na noo'y nagtatrabaho na rin bilang kasambahay ng mga may-ari ng Restaurante Butin. Nagsimula siya bilang tagahugas ng plato at waiter sa butin bago maging chef. Ganito rin nagsimula si Chef Celso na tubong Ilocos. Ito ang ano namin, yung pinaglulutuan po namin na ano. Carbon po ang ginagamit namin, carbon mineral, kung tawag dito mineral.
34 years na siya sa Espanya at isa na rin sa mga chef sa Botin. Main courses at appetizer naman ang nakatoka sa kanya. Advantage nga raw na dahil sa impluensya ng Espanya sa ating mga botahe, eh kahit papaano, kabisado na natin ang kanilang panlasa. Mostly cuisine, so restaurants. I'm sure you have gone to restaurants around here. I guarantee you, walang Pinoy dahil ibang lasa. Ang underground dining area ng Butin ay mas matanda pa sa mismong restaurant. Taong 1518, nang una itong itayo bilang isang inn o bahay panuluyan. At sa ilalim din ito ay may wine cellar na naroon na bago pa man maglakbay papuntang Pilipinas si Magellan. Itong mga nakikita nyo ngayon, ito yung oldest part ng restaurante Butin na nasa underground ng underground. Wine cellar ito featuring 17th century wines. Pero maniniwala ba kayo na dati, taguan ito ng mga Espanyol nung nagkakagera sila before pa ng World War I. Parang yung boses ko may echo pa. Hello! Hello! Sa loob ng halos 300 taon, marami ng VIP ang kumain sa Butin. Malamang, nakakain na rin si Rizal at mga ilustrado dito noon. Bukod sa pagiging earliest restaurant in the world, according to the Guinness Book of Records, founded in 1725, alam niyo ba na dito sa corner na ito, umuupo ang writer na si Ernest Hemingway. At dito nga niya sinulat yung kanyang nobela, The Sun Also Rises. Sa katunayan, yung main hero at main character ng librong yun, pinuri pa yung cochinillo ng restaurante Butin. At ngayon, eto na, yung lutong cochinillo ni Chef Rowell. Uy, grabe. Nagbibig yun. Yan. Ang lutong. Kung papansin mo, parang hindi siya masebo. Parang tubig lang. 1725. Asang lasa. Ang sarap. Ang sarap. Time check. 12:49 na. So, kita nyo naman yung haba ng pila dito sa labas ng Butin. Kasi 1 p.m. nagbubukas yung restaurant. So, maswerte tayo dahil nakapasok tayo ahead of everybody else. But it's open from 1 p.m. to 4 p.m. Tapos nagpapalitan ng tao yan every hour. Kasi nga, sobrang in demand at lahat ng tao gusto kumain dito. Pagkatapos nyo, may konting break. Nagbubukas ulit 7 p.m. hanggang 11:30 p.m. ng gabi. Hi! Hello! Ilang araw na kayo dito? Second day in Madrid, we came from Barcelona. How did you reserve and hear about this place? Tour guide. Okay. Sobrang sarap ng cochinillo. Enjoy! Tara na! Doon tayo sa susunod nating destinasyon. Madrid, dapat maghanda ka sa maraming lakaran kasi nga everything is just a stone throw away. Lahat, bawat sulok, pwede mo nang puntahan. Talagang mapapagod ka. Pero ang maganda dyan, hindi ka naman mauubusan ng kakainan. At tulad na lamang itong nasa likod ko, itong Mercado de San Miguel. Ito po yung oldest food market dito sa Madrid. At dahil gutom na ako mula sa mahabang lakaran, meron tayong kababayan na nakilala dito sa Madrid, natutulungan tayo para mamili ako kasi balita ko lahat ng pagkain ng Espanya ay nasa loob. Para maging wais tayo dyan, kasama natin ngayon si Susie. Hello! Hi! Hello, Susie! Hello! Ilan years ka na dito? 8 years. 8 years? Yes. Siya ay nagtatrabaho? Dito bilang isang camarera, waitress. Expert ka pala sa pagkain? Medyo. Pero mahilig ka sa budget finds? Oo naman. Okay, maaari mo ba akong tulungan na maghanap ng mga tapas? Alam ko yun ang kilala dito. Oo naman, sige.
Tapa ang tawag sa signature appetizer ng mga Espanyol. Iba ito sa nakasanayan nating tapa na pinatuyong karne ng baka. Maliliit lamang ang serving ng tapas at madalas ipinapares nila sa alak. Bakit mahilig ang mga Espanyol sa maliliit na portion? Mahilig kasi sila yung mga pag umiinom sila, yung mahilig sila konti, may mga konti-konti lang yung kinakain nila. So para makadami sila ng maraming makain na iba't iba, so gumawa sila ng maliliit na tapas. Masarap to yung anchoas. Oo nga, mukha nga siyang parang paborito kong tuyo, eh, battle tuyo. Paborito to ni Susie? Oo, paborito ko yan. Siyempre, maalat yung anchovies, as expected. Pero yung sipa nung pepper sa ilalim, kinukontra yun. Malasang malasa. Tama nga siguro, hindi ka makakarami nito. Kasi ang powerful ng lasa sa isang maliit lang na ganito. Pero, parang mas malaki yung serving dito sa Spain. Kasi sa Pilipinas, maliit na maliit lang yung mga tapa. Oo. Diba? Sarap, no? Ito naman, yung salmon. Roto, no? Ito, hindi gano'ng maalat. Mas gusto ko to. Mula sa pagiging kamarera o waitress, meron ng tatlong bar sa Madrid, sina Susie at ang kanyang partner na si Ruben. Kabilang na rito ang kanilang Freedom Karaoke Bar. Nung dumating ako dito, meron ng resto si Ruben. Yung resto na yon is mixed Filipino at Espanyol yung customer niya. Doon ako nag-start, doon ako natuto magsalita ng Espanyol. So naisipan namin ni Ruben na mag-open kami ng karaoke bar dito sa area ng kung saan madaming Pilipino. So naging patok naman siya. Dahil yung mga Pilipino, alam mo naman, pag nakahawak ng mic yan, ay talagang birit na birit yan. Nang bisitahin namin ang Freedom Bar, may nagaganap na hamon night. Sa gitna ng selebrasyon ay ang kauna-unahang Pinoy maestro cortador na si Michael Lopez. Hindi ito ang unang beses na na-meet ko si Maestro Lopez. Minsan na kami nagkita nang bumisita siya sa Pilipinas bilang guest chef sa isang restaurant sa Makati. So this is the best ham in the world. Okay, so this is the 100% pure Iberico. Okay, so the Iberico is the breed of the pig. It's 100% because it came from the same father and the same mother, so there's no crossing of breed. Okay, so pure. Primera klase ang mga baboy na pinagmulan ng Iberian ham ng Espanya. Tanging sa Extremadura region, pinalalaki ang mga baboy na ito. Acorn ang pangunahing pagkain ng mga baboy na ito na nakakaapekto sa lasa at texture ng kanilang karne. Ano po dinala ng hamon ni Berico sa buhay ninyo? Nung time na yon, nung naghahanap ako ng trabaho, tapos ngayon, nung na-reach ko yung restaurant ng Cinco Jotas, sabi ko, okay, so I will start work here as a waiter. Mula sa pagiging waiter, nabigyan ng pagkakataon si Michael na maturuan maging cortador o tagahiwa ng Spanish hamon. It's year 2000, talagang nagsimula ako sa isang restaurant na meron silang hamon Iberico. I didn't know na talagang they will train me to slice the hamon and to carve it, to present it. Based on that experience, so hanggang ngayon, so now I'm known as the Maestro Cortador Filipino. Umaabot ng hanggang 200 euro o 12,000 pesos ang bawat kilo ng Iberian ham. Ang mabusising proseso ng paggawa ng hamong ito ang dahilan ng mataas nitong presyo. Hindi niluluto ang hamong ito. Pinepreserba ito sa pamamagitan ng pagbabalot rito ng asin mula sa Atlantic Ocean. Saka ito patutuyuin sa hangin mula 3 hanggang 5 taon. This is the ham knife. It's long because you have to use the knife from here to here, okay? The swing of the elbow is very important. It's like you're playing the violin. Because you start slicing when you're pulling, not when you're pushing. When I put the knife here, I have to leave the upper part like 10 degrees. And then to get that paper thin slice of the jamon. Ganong kapino. Ganong kapino. Almost transparent. You must see the light at the back of the slice. It has the same property as an olive oil. So that is why it's also prevent heart disease. So lahat ng langis na nakikita mo rito, lahat ng oil na yan, it's good. Baboy na good for the heart? Kung lechon ang bida sa ating mga fiesta at handaan, hamon naman ang sa mga Espanyol. Ang pagkahilig ng mga Espanyol sa hamon ay naipamana rin sa ating mga Pilipino. Pero sa paglipas ng panahon, nagkaroon na tayo ng sariling bersyon nito. This love of ham that the Spanish had, and the love of ham that the Chinese community here had, and the love of ham that we
Filipinos came to also acquire. And this was teaching us to make them locally. So then we started making ham locally, Chinese style, European style. So to prove that you slice it thinner, hindi siya babagsak. Pag makapal yung hiwa mo, bibigat yun, di ba? So there's a tendency na babagsak siya. Okay. So although paikutin ko yan, hindi siya babagsak. Ay, wow! And so normally it's sweet and salty at the same time. And if, although you already ate it, it still lingers in your mouth, so you keep on eating. Meron bread. Kasing mga hamon na wala masyadong lasa. Pero ito, ramdam mo na nasa loob yung ano niya, yung alat niya. Kasi nga, ano to, binalot sa sea salt. Oo, binalot. Atlantic. Melts in your mouth. Hindi rin siya masyadong masebo, ano. Hindi. Hindi siya nakakaumay. Mm. And I feel like, if you're in a good conversation, mapaparami ka nito. Kain ka rin na kain, hindi mo napapansin. Sining kung ituring ng mga Espanyol ang paghihiwa ng hamon. Kaya naman talagang nakaka-proud na may mga Pilipinong maestro sa larangang ito. May mga sumunod na ba sa yapak ninyo? Yung brother ko, si Mark. Si Mark ngayon, so nag-stay siya, nasa Pilipinas siya. So we are supporting our customers sa Pilipinas. Meron ng dalawa akong kilala na Pilipino na nag-slice na. Nakakasama ko na sila. Pag nakita nila, maestro cortador Filipino, say, Filipino slicing hamon or carving hamon. We have the best chef. Who's talaga? The best chef in Spain? Mga Pilipino. Pinoy talaga. Pinoy. Nakaka-proud kayo. Mm-hmm. Professional, maestro, cortador, Filipino. Isa sa mga paborito kong gawin tuwing nasa ibang bansa ay libutin ang mga maliliit na kalsada habang nagja-jogging. Sa ganitong paraan, marami akong nakikita, nauobserbahan, at natutumbok na sorpresa sa daan. At dito sa Espanya, isa sa mga magandang sorpresang natagpuan ko ay ang pagiging matagumpay ng mga Pilipino sa iba't ibang larangan. Who's the best chef in Spain? Mga Pilipino. Galing, nakaka-proud. Phenomenal. Phenomenal. Marami nga tayong paghahalintulad sa Espanya. Mula sa kultura hanggang sa kulinarya. Ang sarap. At sa paglipas ng panahon, hindi na kolonya ang tingin sa atin. Salud! Kundi kapantay at katuwang na sa pag-unlad. Nabitin kayo, no? Abangan at samahan niyo kami muli sa susunod na episode dito lang sa Woman in Action. Magkano po ba napanalunan nyo nun? 15 Secret ba yun? Million. 15 million! Ang aking katanungan, bakit kaya hindi pa natatapos itong simbahan na ito? Di lang to live, work, and study in Spain, maaari ka rin mag-travel in the 27 EU countries. So ito yung tinatawag na Golden Visa. Welcome to Barcelona! Mararating mo rin.